Right, dito tayo ngayon. Punta natin yung tayo sa farm. Check up natin kung anong check natin kung anong nangyari after ng more than 3 weeks or 4 weeks na pag-uulan. Ayan, grabe. Kapal na ng damo. Mabilis. Mabilis tumubo. Okay. Check natin yan mamaya. Tingnan ko muna yung sitwasyon dito. Okay, ito na po ito. Tumpa na yung mangga. Ayan, dito yung ayan, medyo mabilis tumubo yung damo. Tapos dito, parang may nabuwal yung isang sanga ng mangga. So, dilinisin natin yan mamaya. Right, good afternoon everyone. Kita nyo, nag-warm up muna tayo bago natin i-present yung another tool na ginagamit ko dito sa farm. Kasama na rin yung paglilinis kanina, namitas muna ako ng talbos ng kamote. Marami kasi. Kaya ngayon, gusto kong ipakita yung sunod na tools na ating aking nais i-share or i-review. Ito yung basically, ito yung lagi kong ginagamit dito sa farm. So, ito yun. Ito yung bale, more than 4 weeks ng ulan, so hindi ko siya nagamit. So kita nyo parang na-stuck siya. So ito yung TD40. So ano siya, parehas siya ng Kawasaki TD40. So napaka almost 1 year ko na siyang ginagamit. So very effective pa rin siya at good condition pa rin siya. Medyo nung na-stuck siya ng mga more than 3 months, medyo kailangan kong linisin yung carburetor niya kasi nagkaroon ng clogging. Pero binuksan ko lang siya, tapos inalis yung mga bara-bara, then it's working okay. So, ito yon. So, tatry natin. Tatry ko siyang i-start today. Tingnan natin kung wala siyang naging problema after ng 4 weeks na tagulan dito sa lugar ko. So, we'll see. Ito yung switch niya. So, parehas lang siya ng Kawasaki. Maganda yung performance niya. Ang difference lang nito, difference syempre yung price. Way malaki yung diferensya ng price nito kaysa original Kawasaki D40. Okay, start natin siyang, try natin siyang i-start after. So here, dito switch on natin. Then, syempre, kailangan natin i-chock muna. Then ito, dahil natin. Okay, so parang ayaw niyang mag-start. Siguro, basa yung spark plug. Alright, try natin na check yung spark plug niya. Nandito sa daming bahay.
Alright, so far kinalas ko na yung spark plug niya, and unfortunately hindi siya mag-start. Nilinis ko na rin siya, ayaw pa rin yung mag-start kahit sinubukan ko. And then yung chinek ko kung okay pa yung spark plug niya, and notice ko na kailangan na siyang palitan. Paano ko ba nakita na hindi na nag-work yung spark plug? So kinalas ko siya, then kinabit ko siya doon sa parang ignition coil niya cover, then dinikit ko siya sa body nung grass cutter. Then pag hinigan natin itong pagpapastart niya, hindi dapat lumalabas na nag-spark dito sa bandang dulo ng spark plug, pero wala na akong nakita. So ibig sabihin na mahina na yung quality na yung spark plug. So hindi ko bumili ng pampalit. So hanap muna ako ng pampalit bago ko siya pakita sa inyo. Normal. Okay, thank you guys. Eh, sundan nyo yung next part ng video na ito. At supportahan nyo po ako. Please subscribe para masundan nyo yung anong kalalabasan ng pagpapalit natin ng spark plug. Grass cutter. Okay guys, thank you for watching. God bless all.